pa sa bano. Tigil mo na yan. Yung pangarap mo, hindi mo na makukuha yan. Tigil mo na yan, Doy. Inside dito, dami-dami gaya mo. Hindi makapaglaro sa'yo. Go ahead lang. Ayan guys, meron tayong pe-pressure kasi ngayon naalis tayo. Meron tayong business meeting sa Baguio at kompleto papers natin. Ito. Ayan guys, yun nga, meron tayong business meeting kaya medyo nagkakagulo dito mga 1:30 AM. Napaalis tayo in a while. Dapat mga 2 makaalis na tayo kasi Baguio tayo punta Malaylo. And ito yung nasikaso ni Boss Ems. Lahat ng mga requirements natin. Ayan. So, hindi tayo aalis ng bahala lang. Alis tayo nung meron tayong daladalang requirements. Ayan, at kaninang umaga, nagpa-rapid test tayo. So, ang resulta ay... negative. Ayan, so... yes, we have to go. Pero meron tayong pe-pressure rin. Ay, isa. Sila. Si Dane, si Dane. Dane! Coach, lalaro na ba ako? Ha? Lalaro na ba ako ng Valorant? Dane, alisa tayo! Sige na, coach! Marami na ako matapos magluto. Tapos magluto, maliligo ka pa. Hindi na, coach! Kaya diretso na to! Ito yung lalagay natin sa anak. Ding! Coach, niligo lang. Wala ka na, coach. Malilitahin yan! Hindi, coach. Sandali lang po to, coach. Grabe naman yung disiplina ni Ding. Talagang... hindi talaga siya kakain ng ina kung anong pagkain man sa labas. Talaga magluluto siya, magbabaon siya. Kasi coach, pag umawak si mama ako tapos wala akong baon, sigurado mapapakain ako ng Jollibee. Grabe disiplina, no? Grabe. Nakaka-inspire. Boss Ems, kain mo na kayo. Gusto niyo pagluto ko kayo? Napipression ako. Ding, tara na, Ding! Tara, tara pa, coach, tara! Ikaw na lang inaantay, tagal. Hindi, oh, meron pa po maliligo pa si coach. Ilan oras ang maligo yan? Ha? 3 hours. Okay guys, alas 3 na madaling araw at nakapag-ready na rin halos lahat kami. So, papunta na tayo ngayon ng Baguio, naka-ways tayo. In 3 hours and 41 minutes, ganun katagal ang biyahe natin. At medyo matagal tayo hindi nakapag-long ride, so kailangan natin ng kapalitan, I think. Kasi mahaba-haba yung biyahe at hindi na tayo sanay doon. Pero one thing's for sure, mag-enjoy tayo lahat. At meron tayong pupuntahan doong business meeting. So kasama rin lang sila Boss Ems. Andito rin si Kit kasama natin. At yung ibang mga members ng Finugang natin. Si Choke, si Lapok, si JM, si Lira, girlfriend ni Gerard, si Awi, si Joseph, si Cha. May iwan sila dito sa bahay. Tapos kami. Alis tayo. So mga 2 days, in 2 days, uwi na rin naman tayo dito. Mabilis lang, mabilis lang na trip guys. So, that's it. See you there. Let's do this. Pili muna tayo guys sa Monster. Energy drink. Parang babagsak na yung mata ko. Coach, oh. Ma'am. Dane? Coach, ma'am! Dane, gross! Ito, pinakamarte.
Hooch mouth? Hindi ko kaya yun. Nandito na tayo sa Pangasinan. So, punta na tayo sa bus. It's good to be back sa North. Punta natin si Arman, guys. Dadaanan natin siya. Kasi sayang nandito na rin naman tayo. Tsaka if meron tayong chance, mapunta natin si Jason sa Tagupan. Daanan din natin siya. Of course, miss na natin yung mga hindi pa natin nakasama na members ng MAPS. Kaya, we'll take all of the opportunity para masagad natin yung alis natin. So we're here back sa North after almost 1 year. So guys, nandito tayo sa dulo ng T-Plex at alam ko bagong open lang to. So you're leaving T-Plex. Thank you. Daw. Okay. Thank you. Ayan. What's up? Kit. Good morning. Ano masasabi mo na malapit na tayo sa Baguio? Sarap. Sarap huh? Kaya sobra. Kahit di nga bagay, makalabas ka lang ng umaga. Yung medyo malalayo lang. Pero, sarap na ito. Yung road trip pa lang, parang ikaw ba naman malak sa bahay ang ilang buwan. Makakita. Hindi man bahay sa Metro Manila, syempre di ba nakaka-ano rin yun. So, una nag-enjoy tayo sa mga mall, pero eventually, syempre, yung lifestyle talaga natin before lockdown, yung road trip. Hinahanap namin. Probinsya. At, eto na yun, nandito na tayo. Sarap makakita ulit ng mga, ano, ng mga malawak na... Totoo. 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 Puno, malawak, at, malawak na... Ang tawag doon, nalimutan ko. Huwag mo na lalahanin. Basta nakita ko na yun, masaya na. Hindi rin ako mapaniwala na nandito tayo, guys. Ngayon malapit na tayo sa Baguio. At magkakaroon tayo ng chance na makita si Arman at saka si Jason. Hindi pa sigurado pero magkakaroon tayo ng chance. And doon palang masaya na ako. Focus muna tayo dito sa una nating trip. And si Dane. Hey, what's ano up? Dane? Kaya pa? Oh, last man standing ako eh. Ha? Tulog ba? Tulog lahat eh. Ngayon? Sub guy, Gerard. Okay na. Malapit naman na tayo, coach eh. Mga 30 minutes, 45 lang. Okay. Ang sakit ng ano ko, legs ko. Pero ba't wala mo na medyas? Sorry. Kasi pagtatapak, baka madulas. Tara ako. So, ito yung isa sa mga favorite, tawag dito, favorite moments ko ng mga trips na ginagawa natin. Yung mga stopovers, yung mga may madidiscover kang bagong lugar along the way. Or pwede ka mag-take ng pictures. Or pwede ka kumain, yung mga ganong bagay, bukod dun sa pinakapupuntahan mo talaga. So, ito yun. May nakita tayong place. So, lakad lang tayo dito, relax lang. Hindi natin kailangan magmadali sa lakad natin. Importante, masulit natin yung chance natin na makalabas. Malapit na tayo sa Baguio, guys, by the way. Ang angas! Angas!
Coach, yun ang bago style ngayon. Diba? Para iwas, ano, iwas sita. Ikaw, bagsak na kayo lahat, wala pa. Panis tong mga to. Ngayon na to, mga nila lang ito. Ikaw din, panis ka din. Coach, hindi kasi kayo nag-monster. Naka pre-workout kaya ako. Oh. Pero pabagsak na. Grabe yung pet ko dyan, no? Oh, solid mo nga. Grabe! Gusto ko sana mag-training dito, coach, eh. Kaso lang. Oh! Wala na. 2 hours pa daw? Okay. Hindi. 1 hour pa packet, tapos 1 hour pa binggit. Okay. Edi 2 hours nga. 30 to 45 ba din? Hindi, 30 to 45. Pa-packet mo lang daw na... Europe size yun, Europe size. 30 to 45. Mamimigay kasi tayo ng chinelas. Ulit po. Ayun yung dala mo. Ano, look? May mga na-document pa tayo. Pero po, coach. Kamusta? Anto ka na din, oh. Nasa harapan ako, coach. Hindi ako pwede masulag, eh. So guys, nandito na po tayo sa Baguio. Hindi pa ito yung sa pinakatuktok. Pero napakaganda ng view dito. Every time nagbabagyo kami, nadadaanan namin to. Sa ilalim to ng tulay, eh. Yung sobrang habang tulay na paikot. Hindi ko alam may daan pala dun. So andito tayo ngayon. Ay, napakaganda ng view. Such a blessing to be here. Tsaka sobrang maaliwala, sobrang presko, ang lamig. Something that we never had for how many months. It's a little bit of recharge na kailangan natin. Dahil all of the stress na nararamdaman natin every single day. Itong mga ganito moments, it's very, very important. Kaya, te-treasure ko itong blessing na to. Kedom, kamusta? Pagod. Wala pa akong tulog. Dito na tayo, basta. Tsaka gusto mo nang pumikit. So dito po natin i-meet yung client natin. Yan. Bosses, swerte tayo, bosses. Yan ang senyales. To. Swerte tayo. Bosses, alala mo yung sinabi mo, mamimigay tayo ng tae. Ano? Yung sinabi mo, mamimigay tayo ng tae. Yan, nasama ko ng tae. Sarap. Bakit tanggal niya? Ayoko. Bang, bakit tanggal niya? Bang? Ayaw. Ayun, sakto. Yung co-owner muna, coach. Co-owner. Joke lang, joke lang. Grabe, ano yun din? Ito, chicken breast, coach. Good for 2 to 3 days. Saka may peanut butter din tayo. Yung pinunas niya po kanina. Grabe. Yung tinanggal niya pa sa slippers. Ito hanggang bukas, oh? Hanggang bukas po. So, 1/4 kada meal. Tapos brown rice. Tapos may dala kang whey protein. Grabe, nasa Baguio ka, pero yung diet mo parang nasa Pino House. Lala. Thanks to Waking, sa Waking sa pag-sponsor namin. Salamat lala po. Din. May L Carnat din po tayo. Seryoso? Diba? Dala ka na rin na, Jim. Pag naubos ka din. Wala na rin na, Jim. Nasa Baguio siya, pero yung diet niya para siya nasa Fino House. Handang-handa. Hindi talaga siya bibili ng food sa kahit saan. Siya yung talaga yung nag-luto nito. Good day, bro. Galing din. Sobra. Akala ko noong una, pang-umpisa lang eh. Pilihin pa na
Pagkakit ang Billy Jean. Yo, what's up, man? Kasi yung alaga mo, posta mo. Ayun, alaga ako. Hindi nagigising. Naka-headset pa, wala naman tugtog. Nahihina ang bata mo. Yung nag-guy direct. Yes, so guys, packet na tayo ng Baguio. Pero ganoon naman, grabe sipag ni Alpas. Oh. Ang angulo. Lupit! May vlog mo yun, oh. Ay, video mo. Hindi ang bata. Yan, tapos, yan, kanina, kitang-kita mo dyan yung bundok ngayon. Parang zero visibility na dahil sa fog. Tingnan nyo. Bye, Don! Oh my God, Verde! Ingat mo! Andito na tayo sa loob ng Baguio, guys. Hindi lang tayo pwede mag-ikot-ikot talaga. Bumaba, mamasyal. Kasi yung Baguio talaga yung isa sa mga nauna nag-lockdown. And talagang sobrang strict sila dito. And we have to respect that. Pero yun nga, may meeting tayo dito. After the meeting, baka alis na rin tayo. Pero napansin ko lang, sabi namin, kahit makapasok lang tayo ng Baguio, alam mo yung feeling na dati pag pumunta kang Baguio, hindi ka pwedeng hindi, siyempre magagala, di ba? Kasi feel mo, sayang yung punta mo. Pero dahil sa pandemic, dahil sa sitwasyon, yung tipong makapasok ka lang is already fun na dati hindi natin appreciate. Dati pag pumasok ka, alam mo yun, hindi pwedeng hindi ka bumaba. Pero ngayon, kahit di mo ba, okay lang. Kasi nandito na tayo eh. Isang bagay na hindi natin nagagawa for how many months. Kaya kahit na ganun, nai-enjoy pa rin natin. So, nagawa natin lahat ng requirements. Sobrang higpit nila dito. And talagang tinrabaho namin. And now this is the reward that we have. We're inside. And kung titignan mo talaga in life, kung ano man yung meron ka ngayon na nire-reklamo mo, pag nawala yun, marirealize mo na kung ano pala yung meron before, mas okay pa pala yun compared sa kapag nawala yun. So, just be grateful. Just be grateful. Kung ano man yung na-experience namin dito ngayon sa Baguio, na nasa kotse lang, nakapasok, meeting, then alis, pero masaya na kami. Nakatungtong tayo ng Baguio. Ganoon din sa lahat ng bagay. Huwag mong masyadong i-complain yung nangyayari sa'yo. Dahil one day, kapag nawala yun, iisipin mo, mas okay palang meron ako nito kahit konti na dati nireklamo ko kesa sa totally mawala siya. So that's one thing na nare-realize ko everyday sa lahat ng bagay. Just be grateful and have fun. So after this one, after Baguio, hindi pa namin alam kung saan yung next na pupuntahan natin. Pero definitely susulitin natin to. Dahil hindi naman madalas na nakakaalis tayo ng Manila. Pero this is a great experience for the group. It's a great blessing, of course. Now, hindi man kami kompleto dahil syempre, sino lang muna talaga yung makakasama. Pero I believe next time, makasusunod nating alis, mas makukompleto na tayo. One step at a time, unti-unti. Hindi nagmamadali. And I'm really patient dun sa bagay na yun. So guys, kita-kita tayo sa vlog natin tomorrow. And kung ano man yung magiging plano natin ngayon, abangan nyo lang bukas dahil even kami, hindi pa rin namin alam. So yan guys, thank you for watching. I hope you learned something. God bless.